Hello guys, isang demo video lang para sa boss natin na nag-order ng ating 168 capacity na swing type incubator automatic. Okay? Matagal? Mahinong doon. Labak mo. Ito, nakatakilid siya. Nakatakilid. Pag automatic, usual talaga na posisyon ng ating swing nakatagilid. Ngayon, maglalagay tayo ng itlog. Mahirap yan kasi nga, ipupulot pa natin ito. Mahirap. Kailangan, kaya ano muna natin? I-flat yung surface ng ating swing. Yan. Flat na. Kita ba? Yan. Pwede natin ipulot ito. Halimbawa, magtatanggal tayo. Unloading. Bigay loading. Ganito lang. Dapat naka-flat yung ating swing. Okay? Ayan, pwede natin ipasok doon sa loob. Halimbawa lang na may meron na itong loob. Loob na. Ayan. Tapos, pupunta tayo sa inclination na position niya. Ayan. Pag-incline na. Okay, bago na. Tapos na tayo mag-load or unload. Ayan. Tatakpan natin ang unit. Tapos, okay. Naka-incline na. Okay? Naka-off tayo dito. Pupunta tayo sa automatic. Bali, pag naka-automatic yung point natin ng ating mode switch, ibig sabihin yung magkukontrol sa kanya yung timer na. After 2 hours, kabila. Okay, after 2 hours na naman, babalik ulit doon. Yun lang yung swing niya. Okay. Sa itlog ng manok, pansampung araw, dito tayo magkakandel. Sa pagkakandel natin, pag nasa open area tayo, ganito, may hangin, magaling sa labas, hindi close yung area natin. Huwag tayong nalampas ng 5 minuto na nasa labas yung ating kinakandel na itlog. Kung alam natin na medyo first time tayo at matatagalan bago natin matapos, halimbawa isang tray, sobrang bagal tayo. Okay, pwede nating maglabas lang tayo nang kaya lang natin na hindi lalampas ng 5 minuto. Halimbawa, 5-5. Kuha tayo ng 5 dito. Pwede tayo kumuha ng 5 dito. Tapos, nakalagay sa ibang tray. Meron tayong tray na gagamitin. Ilalapag natin dito. Magkakandil tayo. Pwedeng 5-5 lang. 5-5. Okay? Pag alam natin na mabagal talaga tayo pagdating sa pagkakandil. Kasi nga, magbago lang tayo. Isipin natin, titingnan pa natin ng maigi, iikutin, titingnan kung papasaba or pwede ba natin masabi na may similya o wala. Okay? Pero pag nasa close naman, close quarter, talaga, halimbawa kwarto na para lang sa incubator, walang mga sumisingaw na kung ano-ano, pwede yon, buong tray ilabas mo. Tapos, kahit umabot ka na isang oras dyan. Kasi nga, controlled temperature yung nasa kwarto, yung room temperature niya, controlled, hindi bumaba pa masyado. Pagdating naman sa 19 days, yun, ililipat natin yung nakasalang dito. Halimbawa dito, nakasalang tayo dito, babalik ulit tayo sa manual. Sa ika, 19 days, ayan. Babalik tayo sa manual, tapos flat-flat ulit natin ito. Okay? Ayan. Tapos, kunin natin yung mga itlog. Ayan. Inilipat natin dito sa ating hot circuits. Ayan. Removable po itong ating hot circuits. Tayo na lang mag-adjust. Lagay. Okay tayo. Okay. Yung dito sa ilalim. Ayan. Okay tayo dito. Balik sa loob. Pull out ulit. Lagay tayo dito. Balik sa loob. Ayan. Okay. Diyan na natin hihintayin na tuluyang isa yung ating papabisang itlog. Yung last 3 days nila. Wala 19, 20, 21. Haantayin natin yan hanggang 22. Kasi yung iba medyo mayroong mga sumasama dyan na mga mahihina na sisiw. May medyo nagpapaiwan ng isang araw, dalawang araw. Basta ako sa pagsasalang ko hanggang 22 days ako naghihintay. Okay, narito yung sensor natin dito. Itong ating thermostat is DC 1000, papunta ito kanya dito sa may sa space in between ng swing at saka ng ating hot circuits dito sa baba. Tapos itong ating
na humidity monitor sa moisture niya sa loob ng hangin. Ayan, nandito yung sensor. Dito siya. Dito tayo lagi magbabase sa ating paglalagay ng tubig pagdating sa humidity application. Okay? Pag bumaba tayo ng 50, yung range natin dito, huwag tayong bababa ng 50% at huwag tayong lalampas ng 65%. Pero para sa akin, sa experience ko, 2 hanggang 3 lampas, okay pa naman. Gamit itong klase ng humidity monitor, itong hygrometer na to. Okay? Bali, huwag tayong bababa, 50. Yung standard niya, pinakamataas, 65. Okay, pagpakiramdam natin, lalampas talaga, or nakikita natin, nalampas na dito, tanggalin natin yung tubig. Kasi minsan, mataas yung humidity sa surroundings, maapektuhan din yung pagtaas dito. Kaya minsan, mataas na, tapos nilagyan pa natin ng tubig, mas lalong lalampas yun, okay? Pag tinanggal na natin, tapos, ganun pa rin, ayaw bumaba, lalo na po, mga bandang December, sobrang taas ng humidity, sa paligid. Ang ilalagay natin dito, uling. Okay? Kahit sa maliit na baunan lang ng kanin, ayan, pwede tayo maglagay ng uling at yun ang ilalagay natin dito sa loob para yun ang mag-absorb ng sobrang moisture sa hangin, yung humidity niya. Siya makakatulong para magbawas ng humidity sa loob. Ngayon, pag nakita natin nasa 50 na lang, obligado tayo maglagay ng tubig. Pero para hindi tayo mabahala sa biglang pagtaas ng humidity, yung recommend ko yung mas maliit lang na ano na opening ng water container, hindi yung baonan talaga na ganyan, hindi. Pwede yan para sa papapisa na kasi mataas yung requirement na humidity. Yung last 3 days yan, kailangan hindi bababa ng 65 mataas. Okay? Yun, kailangan talaga natin yung malaki na lalagyan. Pero pag nag-uumpisa pa lang tayo, day 1 hanggang day 18, dapat mas maliit na opening yung container na ilalagay natin sa loob, na lalagyan ng tubig para tandaan natin ha, 10 days, magka-candle tayo, ihiwalay natin yung walang similya, ibabalik natin sa loob yung may similya. Paano malaman may similya? Ugat na may dugo. Pangalawa, mayroong heartbeat. Ngayon, yung may isang pagkakamali doon kasi naisasama pati yung patay yung similya. Yung napipicture natin yung isinaboy na pintura, yun ang itsura nun dito, parang kalat-kalat. Day 19, ibababa natin. Day 19, malapit na. Baling kalagitnaan, minsan may lumalabas na dyan. Yun ang palatandaan na ano, ililipat na natin sila sa hatcher. So, pwede kang mag-candle nun, pwedeng hindi. Kasi ito sa akin, nagka-candle ako para malupit ko yung tuka. Kasi ang prinsipyo dyan, kung nasaan yung tuka na bahagi ng itlog, halimbawa nandito, dapat nakataas siyang ganun. Kasi pag bumaba siya, doon mapupunta yung daloy ng moisture niya sa loob, yung tubig niya. Magbabara siya dyan dahil sa init, mamamatay yung sisiyo. Okay? Dapat nakaganon yung tuka or nakaturo sa taas. Yun ang babantayan natin. Okay, pag may lumabas na, babanggain nila yan, gugulong yan, mapupunta yung iba sa ilalim, yung mga tuka nila. Yun ang iiwasan nating mapabayaan. Kailangan, pag nag-umpisa na siyang mamisa, titingnan natin yung iba na medyo nahuhuli pa kasi binabangga nila yan. Okay, duration sa loob. Huwag dating palalampasin ng 12 hours yung duration niya sa loob. Okay, merong magdi-disagree nito pero sa akin lang naman, sa experience ko, hindi ko pinalalampas ng 12 oras sa loob. Number 1, nakakasikip sila doon. Pangalawa, inaapakan nila yung binabangga-bangga nila yung ibang nahuhuling mamisa. Pangatlo, madi-dehydrate sila sa dahil sa init doon. Madi-dehydrate. Okay? Dapat as soon as possible, pwede na yan. Pag lumabas yan, kaya na nilang tumayo, pwede na yung ilipat kahit basa pa yung balahibo. Okay? Ngayon dito, sa ating thermostat, unang araw hanggang 18 days, naglalaro tayo sa 37, sa loob ng 37 at 38, hanggang 38.3, kasi tumpak na 100, yun, 100 Fahrenheit. Ilaw, yung ating heater, 37.2 or 37.1, ganyan. Tapos,
Mag-o-off siya sa 37.7. Mag-o-off siya 37.7. Tapos babalik uli siyang sumindi. Ayan, dito sa F2, 0.6. Bali, 37.7 minus 6, meaning 37.1 sisindi siya. Okay? Or depende sa kanyang delay ng kanyang seconds. Okay, ayan. Ito, kinalibrate natin ito. Dito na sa loob, 12 diretso. Yung calibration niya nasa F4, ayan, nasa 0.3. Okay? Kasi nung 0.0 pa siya, lumambas siya, umabot siya ng 110 Fahrenheit. Kaya, in-advance ko yung reading niya para makorek siya na, na hindi masyadong tumaas. Mas bababa kasi nga advance yung reading niya ng 0.3. Okay? Hindi na niya maabot yung 110. Nung kinalibrate ko uli, umabot lang siya ng 90, lampas ng 98 at malapit-lapit sa 100. Okay na yon. Kasi nga nasa 97 lang pumipisa na yan. Okay? Siyempre, bago tayo magsalang uli, linisin natin ito. Ginagawa ko, paglinis sa kanya, tinatanggal ko lahat ng mga medyo mga solid waste. Tapos, ang litrong tubig, may halong isang kutsarang suka. Yun yun. Pinabasa ko sa basahan, tapos yun ang pinampupunas ko doon sa kanya. Bago tayo magsalang dito, dapat napaandar na natin sa loob ng 2 oras. Pre, okay? Dapat mainit na talaga siya para hindi masira yung salang natin. Itong ating thermostat, okay? Palatandaan na malapit na masira ito. Hindi na kompleto yung numero. Pero pwede mong i-calibrate yan gamit ang ito. Ibili ka nito, meron ka nito. Pag naaabot pa siya ng 98 hanggang 100 Fahrenheit dito, okay yan. 98 hanggang 100. Okay. Kahit sira dito, basta yung temperature na binibigay niyang basa dito sa ating thermometer ay ganun pa rin. Walang problema doon. O, pangalawa, malapit na masira ito. Magpapatay sindi siya. Parang series. Okay. Yun ang downside nito naman. Magiging Pasko na ang incubator mo. Yun ang malapit na doon. Bumili ka na nito. Yan, limbawa 1. Yung wire na nasa 1, lalagyan muna natin ang number, lilibilan natin, tapos matapos natin lagyan ng label, pwede natin tanggalin. Ganun yun, hindi tatanggalin lang at kay malilito tayo kung saan mahihirapan na tayo magpalit. Kaya magpalit nito kahit hindi ka nito gumagawa. Okay, ikaw may-ari, kaya mong gawin yan, pwede mong palitan yan. Ito naman, battery control dito, battery operated. Kapag naglubat na siya, wala nang number dyan, wala na. Pwede mo nang palitan ng battery, okay? Okay. Kaya minsan sinasabihan ko yung mga may-ari nito na dapat may reserba sila nito. Okay, nandito yung ating candler. Ayan. Dito naman, pag pumalya yung ating automatic, isa ang problema dun. Nangunguna dun. Timer. Marahil sila, sira ang timer. O di kaya pag may adapter ang timer, sira yun. O di kaya yung mga ginagawa nating design na may limit switch, maaring may palya sa limit switch. Aliman sa 3 na yan, yun ang problema dun. Kung kaya mong umorder at magpalit, mas maganda yun. Pero kung malapit lang yung gumagawa, mas maiging ipagawa na lang. At shout out na rin sa buong team ito, okay? Ni Sir Libert. Libert Bahay sa dito sa Kalubian, Leyte, dito sa Regionate. Shout out sa iyo, boss, at sa iyong buong team at sa mag-ooperate ng incubator na to. Good luck po sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik po sa gawa natin. Yan. So, yun lang. Sana nakatulong. Pag-subscribe na lang sa ating channel. Salamat.